Hello. Check lang natin yung ating hydroponic kale-grown kale. Ito yung mga aerated na ano. Lapis sa lang roots. Yan, ganyan sila kalaki ngayon. Ito yung mga aerated. Tapos, halos wala pa rin naman silang pagkakaiba masyado. Ito yung sa non-aerated na box. Wala pa rin ugat. Ito medyo, meron na pala. Ano? Yes, roots. Ayan, meron na. So, ang gagawin ko lang ngayon, check ko lang yung pH nito. Kasi, di ba meron nga akong, meron pa akong halaman doon sa taas. So, I'm not sure why yung nasa itaas, medyo iba yung condition niya. Kung mapansin nyo itong mga to, ay, may root na. May root na siya. Ayan, may mga roots na. Itong mga to, green and healthy. Yung nasa taas, medyo para may nitrogen deficiency. Parang hindi maganda yung uptake nila ng nutrients. So, I'll check kung ano yung condition nito. I'll check na temperature to. Hindi nyo naman kailangan itong gawin sa snap. This is just an experiment or just checking to see. Ambient, it's 35. So, tingnan natin kung bababa pa siya. Let's see the pH. Kasi yung sa taas, basic siya eh. It's around 8. Let's see if okay yung pH nito. Mainit. I'm just waiting for the reading to stabilize. I think this is good. It's 6.2. So yung sa taas, medyo mataas talaga siya. It's 8. So I don't know why. So I think I need to replace the buffer in solution. Or at least itaas ko. Kasi hindi maganda yung ano eh. Yung pH niya. I'm using a wash bottle. So, the question is, bakit masyadong basic yung nandun sa taas? Samantala yung nandito sa baba, ayos naman yung condition niya. It's 29. From 35 to 29. Effective talaga yung ano. Super effective talaga yung styrofoam. Balikin natin sa cup.